Paingay ko naman na nakaw. Nagkat mo na di, crazy woman ko na. Ay, ang ganda o. Oh. Ang payat o. Oh. Yan. Kailangan magpapayat ako pagkatabi kita ang taba ko. Ako nang nahahawak para hindi ka tumaba. Uh-huh. Yan. Yan. Hindi ko masyadong mataba. Yan, si Joby o. Oh. Tayo ng ilaw. Oo nga eh, ang bait naman nila. No Christmas na. Ito ang Christmas dito sa Japan, oh. Ayan. Kung gusto yung mga ibang mag-date, magpapareserve sila dyan. Yung mga ganyan, oh. Yung course na yan. Tapos... Wow. Wow. Ayan. Pag sa Japan is cake. Mga yan. Yan ang ano sa Christmas dito. Tsaka Kentucky. Ayan. Nag-order na ako ng Kentucky kahapon. Ay, nag-order ka na? Oo, 4,000 may cake na yun, oo. May chicken, may cake, and parang pie. Oo. Ayun na, nauwi-uwi na nga ako sa Pilipinas eh. Ano ba yan? Hanggang ganito na lang ba tayo? Uh-huh. Hanggang sa Facebook na lang tayo, nakikipamas ko sa atin. Merry Christmas sa inyo, guys. Mga kabayan. Kakalungkot dito sa Japan. Ewan ko ba, ang ganda ng mga Christmas illumination, pero pagdating sa ano, wala. No? Buti na lang meron tayong church, meron tayong TBC na saka may friends. Oo, may mga friends na pupuntahan mo na you can celebrate Christmas together. Napalungkot talaga. I'm sad today. I'm sad. Oo nga, yung we are sad today because meron na kaming bad news, but we cannot speak right now. Hindi pa namin pwedeng pag-usapan, so. Oo, kaya lang ang message doon is we have to take care of ourselves, especially our health. And be, diba? And enjoy our life. And enjoy our life, hindi natin, and then be cautious. Tama yung sinabi ni yung isang kapatid natin na mag-enjoy lang. Kung may gusto kang kainin, kainin mo lang kasi pag nagkasakit ka na, kahit na yung mangga, hindi mo lang pwedeng kainin. Enjoy ng tikin-tikin. Diba? Alisin ko na ito? Oo. It's so hot here. Ang lesson learned doon kasi is, alam mo yung tattoo ni Angelina Jolie? What nourishes you, kills you. Kaya dapat sa atin, sa mga middle-aged women na kagaya namin, we have to take care of what we eat, and exercise, and less stress. Diba? Ganun yun. Enjoy life. Kaya sa amin ni Joby, kaya please, please, pati-subscribe naman kami kahit na huwag kayong mabubore sa amin kung ano pinag-uusapan namin sa mga vlogging namin. And then, di ba, vlog to. They will watch kung hindi sila nabubore. Kaming Kaya sishare lang namin kung ano ang life namin dito sa Japan. Maganda ang Japan. Basically, it's a beautiful country. Kaya lang, as a Filipino, nakakalungkot rin pag yung mga ganitong holidays kasi mamimiss mo yung family mo. Kasi naman dito walang Christmas. Last day of school namin dito is on the 25th of December. Ang mag-off lang yung mga offices is December 31 until... Hindi, pero mga salaryman, 27. 27 ba? 27 hanggang... Papasok sila ng usually 3-4 mga ganun. Pero yun, kaya yung airport very crowded ng 27. Nagpupunta sila ng Hawaii, magsha-shopping lang. Yung mga Japanese talaga, they go overseas and then they go shopping and everything, especially high destination nila is very number one destination Hawaii. Is Hawaii. Yeah. Hawaii, oo. Kasi noon nagpunta kami noon sa Hawaii, parang 4 days lang sila eh. 4 days. Nakikita namin yung mga bit-bit nilang mga bag, yung mga branded na kasi mahilig sila sa branded ang mga Japanese. Saka mahilig silang mag-check-in sa mamahalin na hotel. Yeah, okay. Ngayong Christmas is for basically ang daming mag-date niyan. Ngayon, may story na in-interview nila isang Japanese worker lady. Ngayon, she prepares for Christmas kasi nga mag-date sila ng boyfriend nila. Magkakain sila sa magandang restaurant and at the end of the night daw is they will be checking in the hotel. Kaya ang ginawa ng
ito walang malis ah, kasi talagang experiences na pinakita sa TV, mga experiences ng mga Japanese na parang documented. Ngayon, bumili siya ng magandang lingerie, white bra and white underwear. Ngayon yung underwear niya yung tinatali sa in-both ano, sa side. Tapos nakapalda siya, ganun. Talagang she looks really nice that for the day. Kaya naglalakad siya, naglalakad siya dito sa Shibuya. Ang nangyari is nahulog yung underwear niya. Mm. Tapos may mga nakakita na inara siya, oh yung panty mo nahulog. Mm. Ang dahilan pala kasi hindi niya masyadong naitali yung new underwear niya. Kaya yun, mga ganong experiences ng mga Japanese. At saka pag Christmas dito sa Japan, punong-puno lahat yung mga love hotels kasi doon sila nagse-celebrate. Ewan ko siguro, bibigyan ng kentang doon ka. Iinom doon malalasing kinabukasan. Oh, pero marami akong istorya na doon sa mga love hotels na yan. Ha, yung may kakilala ko doon siya nag-work. Oo. Meron kong minsan daw yun at nagpapakamatay. Ay, oo. Tapos meron din marami karoon din makukuha mga alakas. Hmm. Yung matrabaho doon, hindi na nila sinasabi ko may check-in ba yung love hotel na yun? Siguro meron. Mm-hmm. Hindi na nila binabalik, kinukuha nila lang pusa. Kasi wala naman oo. Pero it's not good. You have to return back. May kakilala akong ganun. Ilang beses nakakuha ng mga jewelries. Saka maraming mga sex toys to. Oo, tamas. Ang dami ng kabaliwan. Ang mga hapon nga, ang daming mga pera. Pero hindi mo naman maintindihan kung they don't know how to define happiness. You have to explain why they go to love hotel. Kasi daw, malit lang yung bahay nila. So they have they will book in a love hotel to have privacy. Kasi usually, yung living room is, yun na rin yung... Kainan mo, itutupi mo yung table na malit, mababalang. Tapos doon ka na matutulog and you are with your family. Uh-oh. Magkakatabi ang mga anak din. Kaya nga dapat ma-Christianize ang Japan para matuto silang maging happy. Hmm. Para maano nila yung happiness, diba? Hindi mo, dito ang lahat, mabibilihan lahat ang gusto nila, pero... Tignan mo sila, paglabas ng department store, wala, plain ang mukha, yung iba, inaantok, hindi kaya sa Pilipinas, punta ka lang ng SM, Christmas, ang saya-saya. Grabe, di ba? Mapifeel mo talaga yung spirit ng Christmas. Kahit mapifeel mo ang spirit ng Christmas sa Pinas kung may pera ka. Hindi, kahit na wala kang pera doon, masaya na rin. Kasi, di ba, may magbibigay naman na kapitbahay. Mm. Ang tayo namang mga Pilipino, hindi tayo maramot pagdating sa pagkain, di ba? Kaya masaya. Mm. Kahit barbecue lang, kahit pansit lang. Mm. At least maaano mo, Naka-uwi ka ba ng Pinas na Christmas ilang beses? I think nung nasa London lang kami, doon lang ako napauwi ng Christmas. Ah. Dito sa Japan, hindi pa. Ilang weeks ka sa Pinas? Oh, that time, nung binisita ko ang mami. Before na namatay siya, I think 2014. Ah, 2014. Oo, Christmas kami, nag-Christmas kami doon. And then, February namatay siya. Bumalik ulit kami. Mm-hmm. Nasa London pa kayo noon? Hindi, dito na pala. How many years kayo sa London? 4.5. Or anyhow, matagal din. Hindi ko matagal din. No? It's nice experience. Mm-hmm. Maganda rin ang London sa Christmas. Masaya din. Ah, masaya. Kasi nga yung diversity ng parang wala ka ng British na makikita. So, lahat na lang. Pakistanis, Indians, Chinese, Koreans. Ayun, ganun ang Christmas namin dito. Kaya, anong balak mo sa Christmas? Nag-order ako ng Kentucky, 4,000, yung ilang chicken ba yun? Anim, tapos may cake na rin siya. May cake, kasi kailangan may cake ka pag Christmas, 24. Pero mag-work ako ng Christmas, 24, so 6 o'clock ipipick up ko yun. Kakain na kami agad, hindi na namin hintayin yung 12 o'clock. I will pick up the Kentucky, tapos ganun na lang. It's not so healthy yung kakain ka ng 12 o'clock. Alam mo, ang Kentucky is inuulam ko yan sa kanin. Ah.
Hindi, saka ano, di ba sa atin kinihintay yung Noche Buena, 12 o'clock? Ay, wala naman tayo Noche Buena. Pero it's not healthy yung kakain ka na, sa atin na. It's not healthy ng madaling araw na kakain ka. Kasi hindi na nga natin. Kasi parang nandito na nga tayo sa Japan. Sa tinagal-tagal naman, hindi, wala naman kung kumakain ng ganun, di ba? Kahit sa mga... Kahit sa mga Americans, I will pick up yung Kentucky and then serve it for dinner. And that's it, matutulog or mag-ano. Kasi 24 night wala eh. The next day is the last day of school natin. Kaya so, mag-ano pa. Eh, nung sunong nasa London kayo, ano naman yung experience mo ng Christmas doon? Ay, masaya rin doon kasi may mga friends kayo. At least Japanese friends, Came to your house? Yeah. Because at least the flat is quite big, so doon ako nag-invita. And then I got close with them. Marami na rin akong naging close na Japonesa doon na naging friends ko. Kaya, every now and then meron kaming party sa bahay. And some of colleagues. Oh, and then the staff, the company staff. It's nice. Eh, dito wala. Pero New Year, we are celebrating it right with the family, mother cooking, ganon. Kami natutulog na mga pagdina. Oh, kami rin. Matutulog na. Alas 10 tulog na kami ng ng New Year eh. Hindi kaya sa Pilipinas na may mga program. Ang gusto ko rin sa... Masaya, excessive. Ang nakakaano lang dun yung paputok. Ay, yung papatulang. Oo, nakakakaawa yung mga aso. Grabe sa ano? Grabe sa Manila. Masakit sa tenga. Nasubukan kong mag-New Year doon sa Manila. Ayun. Ayun po yung Christmas namin. Kaya, Merry Christmas, guys! Sa uulitin ulit. Ano? Oo. Bye!